May nangyari na ba o nangyari na ba sa bawat buhay po natin, may meron tayong ginawa, masama man o mabuti, na nagtataka tayo bakit natin nagawa? Palagay ko marami. Especially mga mabubuting bagay. Nasama o naisip mo, paano ko nagawa yung gatong bagay? Ano yung nag-drive sa akin para gawin yung mga bagay na ganito? Hindi po yung nabudol-budol kang. Iba po yun. Yung nabudol-budol kang, sunod lang po ng sunod yun, yung po ay meron pong tricks. No? Ang sinasabi ko po ng mga bagay, na halimbawa po meron kayong kaibigan, pamilya, or maaaring kapatiran, na madalas na maka-open sa'yo, then ang sabi mo, this week, last, that's it, this is the last time na patatawarin ko tong taong ito, sawang-sawa na ako. But you keep on forgiving. Bakit na naman napatawad ko na naman siya? Ano kayong dahilan bakit ko nagawa? Kaya itong mga bagay na kung saan eh, minsan hindi natin nalalaman na nagagawa natin na wicked on promise, eh, meron ka pang sinabing hindi na, last na talaga yan. Pati niya pagka dumating sa punto na magpapatawad na, naibibigay po natin. Then suddenly na-realize ko bang, bakit ko ba napatawad yun? At ano ba nangyari yung bagay? O minsan naman, yung ating mga kapamilya na humihingi ng tulong, kasi tayo mga OFW, madalas po yan. Ang sinasabi po natin, that's it, stop muna ng tulong. Kasi marami nagka-advise na para bang pinamimiyasan natin yung ating pong mga kamag-anak, yung ating pong pamilya, ating pong kaibigan, o sino man yung tinutulungan po natin. Then yung nag-swear ka pa. Ito na yung huling-huli. At sinabi mo, huling-huli na yan. But every time na nagsasalita yung pamilya mo o yung kamag-anak mo, Neng, kuya, patulong naman. Magkano ba kailangan mo? Diba? Kaya pag nagpadala ka, may isip naman, na naman, bakit na naman nangyayari ganun bagay? Minsan yung mga out of control nangyayari po sa bawat buhay po natin yan. Kaya ako po binanggit, meron kasing kinalaman yung message sa araw po na ito. So let me go straight with the message sa ating pong verse. Let me read it yung verse po. Luke chapter 21 verses 1-4. Alam din po ng bawat isa po yan. At para po sa mga nakikinig ko, ito po pagkakasabi. Babasahin ko po sa English. Now Jesus looked up and saw rich people dropping their gifts into the offering box. Ang sitwasyon po ang ating pong Panginoong Jesus, nakatayo po sa temple at tinitingnan niya yung mga nagbibigay. Binaobserbahan po niya. Sa verse 2 po, then he saw a destitute widow. Pagka sinabi pong destitute, ito po yung mga poor, yung talaga pong walang kakayanan. The widow. Drop in two small copper coins. Kung saan natawagin po yung smith o smite. Maliit na pera po yan. Halos wala po siyang value. He said, I tell you, ang ating pong Panginoon, no? Minagulong na mayayaman, na talaga naman napakalalaki ng inuhulog, maaaring libo-libong inuhulog, samantalang ito, two small na copper coins. And Jesus said, I tell you with certainty, siguradong-sigurado ako, ang sabi ng ating Panginoon, this destitute widow, or the poor widow, would has dropped in more than all of them. Mas marami pa rin drop niya. Because of all the others contribute to the offering out of their surplus, but she, in her poverty, dropped in everything, ulitin ko po yung word, she dropped everything she had to live on. Yun po ang sabi po ng ating pong text sa araw po nito at ang title po ng message ng ating Panginoon. The widow's mite, a spiritual and financial model for the church people. Let us pray, Lord. Sa umaga pong ito, o sa hapon, o anumang oras yung nakikinig po sa amin, Panginoon, ay alam namin ang may pong salita ay buhay, makapangyarihan, at nagtuturo sa bawat isa po sa amin. Lord, ang aming pong dalangin, Panginoon, ay yung bawat salitang ito ay magrema po sa bawat puso po namin. It doesn't matter kung masira po yung aming pong human understanding. Yun nga pong gusto po namin. Sirain nyo yung aming pong reasoning, sirain mo yung aming pong logical, Lord. Sirain mo yung mga bagay na hindi po naayon sa iyo upang sa ganun, Lord, kung ano man yung mensahe mo sa oras na ito, yung katotohanan
ang siya pong magpalaya sa bawat isa po sa amin. Sapagkat ang katotohanan, ang siya pong nagbibigay ng tunay na kalayaan, hindi lang po sa spiritual, even sa amin po mga physical at emotional feelings, so Lord God. Salamat po sa mga banlingkod mo, Panginoon. Gamitin mo lamang aking pong labi, gamitin mo buhay ko upang i-deliver yung mensahe po ninyo at mag-glorify po kayo sa mula sa oras na ito hanggang sa matapos po yung aming pagsamba para sa iyo. Ito pong hinihiling po namin sa tangalan po ng aming pong Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, ang giving, napakarami pong mukha yan. No? Hindi lang po giving sa pananalapi or giving sa mga services o pagbibigay doon sa katulad ng kapatawaran, yung pinipili po natin yan, at love, yung pagbibigay. Lahat po yan, may mga reason at may mga kadahilanan kung bakit po natin ibinibigay. Halimbawa po, sa asawa. Kung sa asawa po, binigyan po kayo ng magandang pagkikitungo, ang normal na response po ng babae o ng lalaki, the same thing din po yun. Ang tawag po dyan is giving out of gratitude. Sapagkat natuwa kami, binagbigay sa iyo, kaya sinusuklian po ng bawat sapo sa atin. O kaya yung magulang po natin. No? Yung magulang po natin na nag-alaga at nagbigay ng oras sa bawat sapo sa atin, sinusuklian po natin. Kaya minsan ang mga magulang, ang mga anak, hindi mo maintindihan eh. Why until this time, sinusuporta mo yung magulang mo? Diba? Despite na yung magulang mo, maaaring meron siyang ang tawag po ba yung magsama nag-resign? May pension po siya at okay naman yung nakukuha po niya, pero you keep on giving. No? Parang kaya naman ng magulang mo. Ang magulang mo, minsan nagkasalita sa iyo na nak, wag na, mag-ipon ka na. Pero you keep on giving kasi appreciation yon. Na-appreciate mo yung ginawa sa kanya, kaya binibigyan mo po siya. At yung mga bata po, yung mga anak natin, pag they do something special, halimbawa sa birthday po natin, katulad nung nakaraan po, nung dalawang birthday, yung Father's at yung Mother's Day, may ginawa po yung amin po mga anak, ayak po kami, nag-emotional kami, natutuwa ka, napapabili ka tuloy ng gift, bigyan ka ng gift, kasi appreciation, ang tawag po doon. Kaya normal response po ng tao to give, once they appreciated yung mga ginagawa po ng bawat sa po sa atin. At may mga givings din because of the celebration, yung mga festivity. Katulad ng Christmas, New Year, birthday, anniversary, at marami pang iba. Sa lahat po ng yearly na celebration po natin, ano po pinakamagastos? Pasko daw. Yung iba po birthday. Kasi pag nangingin ng gift, talaga namang kala mo, ubusin na yung pera mo sa wallet eh. So ito po mga gift po ito. Normal po yan. Na kada darating yung birthday ng asawa mo, dahil special asawa mo, nag-iisip ka naman sa surprise mo sa kanya. Maring, noong nakaraan taon, daya mo eh. Ano kaya ngayon? Baka rupi ang ibigay mo sa kanya. Nag-iisip ka. Normal po yun. Anniversary, kasama din po yan. Yan po ay because of the occasions. Minsan naman yung promotion. Noong napromote ako eh, maglilibre ako ng Jayco. Bakit? Nakatanggap na ako ng AKAP eh. Yung pinintay pa namin ni Kuya Eric. Pagdating ng AKAP namin, hindi po Jayco, bulalo. Ang chef mo nga namin. Hinintay po namin, darating na po yan. Natanong. So mga bagay na natatanggap po natin or nagkakaroon tayo ng tagumpay sa sports, halimbawa, nanalo ka. O kaya nanalo sa competition sa school, nagbibigay po tayo. Ina-appreciate na naghahanda po tayo. At marami pang iba, minsan naman is out of necessity. Ano yung necessity? Nakakita ka ng pulubi nanghihingi sa kalsada, naawa ka, necessity. Binigyan mo siya. O kaya yung mga kamag-anak mo na humihingi ng tulong at hindi talaga na talaga emergency, out of necessity, binibigay po natin kahit na po yung ating pong wallet, yung ating bulsa. Almost nasasait po yan. Lahat po yan. Kaya ako po binanggit po ang mga bagay nito because in every giving, meron pong nakapaloob na batas. Wala pong isang tao na nagbibigay na hindi po nag-iisip. Basta sinabi lamang, bigyan kita nito. Meron siyang ginagamit na instrumento sa pagbibigay. Sa magulang, sa pamilya, sa anak, sa mga kapatiran,
lahat po yan ina-assess po natin. At ako'y agree sa inyo. Kaya nga po, meron akong binilangkas dito na tatlong pong kaparaanan ng pagbibigay. Pananalapi, service, ano man yung bibigay po natin, sasalamin po natin dito para sa ganon, ma-justify yung ginagawa po natin. Minsan kasi sakal sa atin, kuripo tayo eh. Meron tayong ginagamit, and I do believe, itong tatlo na ito, ito yung pamantayan natin kung ano man yung gusto nating ibigay. Ang unang-una po ano? The law of reasoning. Ano po yung reasoning? Why I need to give? Bakit kinakala ko siyang bigyan? Tama po, hindi. Diba? Hindi ka nagbibigay ng kung ano man nang hindi mo muna tinatanong bakit ako magbibigay? Diba? Kung may nangingi, tatanong ko ang sarili mo, bakit ako magbibigay? Because of the law of reasoning. At least may reason. There should be a valid reason para magbigay ako. Normal po yan. The law of logic. Ano po yung logic? Do I need to give? Kinakailangan ko ba ng magbigay? Diba? Especially nowadays. Pandemic. No? Yung iba pong kapatiran po namin, no work, no pay. Iba po, half salary, unos-unos. Yung iba po, konti po unos. Yung iba po, nawalan po ng trabaho. Do I need to give? Maiintindihan naman ako niyan eh. That's law of logic. At naiintindihan po namin po yan. As a matter of fact, magulang ko dati, sabi niya, pagkamatas yung binibigay mo, ibaba mo na para naman makaipon kayo. Kasi law of logic yan eh. Diba? Tumatanggap ako. The same time, yung concern ko sa akin pong anak. Marami pong ganyan. Ina-analyze natin yung mga bagay sa pagbibigay. And lastly po, the common sense or the common sense law. What is my present situation? Sasabihin po natin na wala naman akong trabaho. Bakit ako magbibigay ng pledge? Tama naman. Bakit ko itutuloy yung aking offering? Kasi wala nga akong kita. Kukunti lang dumating sa amin. Tama nga naman. Because of the common sense law. Kinagamitan po natin ng common sense. Yung kapatid, pag namalapit sa'yo, common sense lang, kapatid, gusto ko ng tulungan eh. Pero yung natitira kong pera dito, para yung sa pinangkabukasan ko lang. Common sense. At naiintindihan po ng tao, and me myself, naiintindihan ko po yung mga dumadaan po sa bawat sa po sa atin. It is 100% agree to sa mga tatlo po nito, the law of reasoning, the law of logic, the common sense law. Yan po ang pinaka pasihan po natin sa pagbibigay. At dito po ako kumakampi sa tatlo na ito. And I do believe most of us ginagamit natin yung understanding natin because of these three. Ang problema lamang po, may mga Bible character ang mga pasaway. Ito mga Bible character na ito, yung kanila pong ginawa, pinararating at pinamumuka sa atin na tayo ay madamot, na tayo ay conceited, na tayo ay selfish pagdating sa paghahawak ng pera o pagbibigay po ng serbisyo. Because of this sample ng mga Bible character, ang ginagawa sa atin po, pinamumuka sa atin na mali yung paniniwala po ninyo. Nawawala yung pong law of reasoning, law of logic, and the common sense law. Kaya pag-aralan po natin itong mga pasaway na ito. Itong mga Bible character na ito na naging dahilan kung bakit ang iba pong tao sa atin tinatawag tayo madamot o tinatawag tayong kuripot because of this. Umpisa po natin. Let us go straight with this three sample or three ladies na nagbigay ng masamang impression sa bawat sa po sa atin. Ang una pong sample, the widow in time of Elijah. Ano po nangyari sa panahon ni Elijah during that time sa widow? At basahin po natin para malaman natin itong babaeng ito. Hindi gumagamit po ito ng law of, yung law of reasoning, law of logic, tsaka yung pong common sense. Ito may impress po sa kanya. Ang sabi po dyan, while she was on her way to get the water, he called out to her. Nagmit na po yan si Elijah at yung pong widow. Kasi yung pong si Elijah, sabi niya, sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka doon sa bahay, sa lugar na ito, at may makikita ka doon widow.
Kasi sabi siya, no, doon pakakainin ka ng widow. Let us remember, yung pong situation na ito, yung scenario na ito, ang Diyos ay nangusap kay Elijah lamang, hindi sa widow. Hindi alam ng widow may narating siyang bisita. At hindi rin alam ng widow kung sino ang bisita po niya. Basta pagkakaalam lang po niya, nung sila po'y nagkita, nangingi ng tubig si Elijah dahil sa layo ng kanya po nilakbay, humingi po ng tubig, libre po yan, nasa well. Ang sabi po ng widow, walang problema. Madami akong tubig, bibigyan kita. Pero ang sabi po doon, nung pabalik na yung babae sa kanya pong bahay, ang sabi ni Elijah, would you please also bring me a piece of bread while you are eating? Dala mo rin ako ng tinapay. Total, binigyan mo na ako ng tubig. Dala mo rin ako ng tinapay. Kasi gutom na ako eh, sabi ni Elijah. Ito ngayon ang sagot ng widow. As the Lord your God lives, nangako siya, sumumpa. Habang nabubuhay Diyos mo, sumusumpa ako sa iyo. Hindi yakin na si Elijah eh. She replied, I don't have so much as muffin. Just a handful of flour in our bowl and some oil left in a bottle. Kapirasong-kapiraso na lang po yung aking pong flour, yung aking pong oil, na sa kapirasong bowl lang po yan. Sabi niya ganon. At para maniwala ka na kapiraso lang po, sabi niya, now I'm going to find some sticks so I can cook. Kaya pala po nasa labas yung widow, kasi naghanap ng stick at magluluto po siya ng tinapay po nilang mag-ina. Bakit po? Sapagkat sabi niya, for this is the last meal for my son and for me. Ang ibig sabihin po, yung natitira niyang flour at yung oil, it is a last meal for them. Then after po kami kumain, ito sabi po ng widow, then we're going to eat, and we're going to eat it and die. Payam kumain kami for the last meal, kung tawagin po yan para sa mga bilanggo, the last meal, at mamatay na kami. Bakit? Anyway, yun ang patutungan namin. Mamamatay kami sa gutom. Ang sabi po dyan. So imagine po ninyo, kaperasong kapraso, meron po siya. Let us apply para malaman po natin na itong babaeng ito, walang reasoning, walang logic, at wala rin common sense. Ang sabi po, let us apply. What is the law of reasoning? Why she need to give? Diba ito natin, bakit mo bibigyan? Kapiraso lang yung flour mo at yung oil mo at para lang sa inyo, bakit mo siya bibigyan? Pabayaan mo siya. Bayaan mo siyang magutom ang mahalaga, kumakain ka at kumakain kayo ng anak mo. That's reasoning. Tama po ba? Because itong babae na ito, pasawa ito, nagbubuka tuloy tayo na para tayong mga salbahe. Diba? Hindi ginagamit yung kanya pong reasoning. Ang sabi po doon, let me read it sa... It is our normal response and understandable to refuse to give especially those very important to us. However, the widow never listened to her reasoning. Hindi siya nakinig sa kanya po sinasabi ng kanyang reason. At ang ginawa po nito, binigyan nga po yung stranger. So, paano po yan, no? Because of her, yung example po niya, now, lahat tayo, para tayo mga kakuripot, maradamot. At hindi lang po yan, ano pa yung law of logic na ginamit po dito? She really need to give? Kinakailangan pa tayo magbigay? Sinabi ko na nga sa kanya, nakakapraso na lang, eh, bakit ko pa magbibigay? Bakit ko pa siya bibigyan? Why? She really need to give? Kinakailangan pa magbigay? At ang sabi po doon, this man is stranger. She doesn't have extra to give. So rejecting Elijah's request for food is rightful thing to do. Tama lang. No? Tama lang yung desisyon natin na ipagdamot natin yung kakapraso natin against those strangers. Hindi naman natin relatives. Buti kong mga relatives natin. And this guy is completely stranger doon sa widow. Kaya tama lang na gamitin niya yung loway ko niya na hindi ako magbibigay sa iyo sa strangers sapagkat para sa akin pong anak po ito. Pero uli, hindi ginamit ng widow yung kanyang logic. Patuloy po siya nagbinga. Common sense. Giving depends on the availability. That's common sense. Madalas nakikita po natin yan. O nadidinig natin yan. Kapatid,
kasi kukunti lang yung ano kung ito, hindi kita matutulungan. And even the church, I cannot help. Hindi ko pwede tulungan ng church. Bakit? Kasi nga, konti. Fine. Naintindihan kita. At naintindihan ka ng bawat kapatiran. But because of this widow, nagmumukha tuloy tayo na madamot nga. Ang sabi po dyan, ano? Between a stranger and your family, it is easy to decide whom the last food you will give. Ang sabi po dyan, napakadali. Between my children and between you, definitely kukuhain ka itong ano ko. Lumayas ka, wala akong mapakain sa iyo. Pero hindi naging ganon ang tugon po nitong widow sa time po ni Elijah. And we know the story. Nag-share po yung pong kakatiranggot na para sa kanila pong dalawa. Ito po ay isa pong hindi magandang example para sa atin. Because pinabaliwala po niya yung reasoning natin, yung ating logic, yung ating common sense. Hindi lang po yan. May kapatid pa ito eh. Napasaway. Sino po yun? Yung pong unknown woman na nagbuhos po ng matam ng mapanggo sa ating Panginoon. No, ano po yung kanya pong ano? Basahin po natin yung storya po nito. Matthew 26 verses 6 to 13. A woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume and poured it on his head while he sat on the table. Bigla po itong nag-barge. Dala po yung alabaster jar. Nako po ng ating Panginoon. At ang sabi po doon, tuloy po natin. But when the disciples saw this, they become irritated and said, but na lang ang disciple kapareho natin. Kasi hindi lang makita yung sense ng ginawa ng babae. Kaya na-irritate sila. Talaga naman nakaka-irritate. Sabi ko nga sa inyo, hindi maganda example itong babaeng ito. Why these ways? Bakit mo sasayangin? Ang sabi nyo sa pinakano, surely this perfume could been sold for a high price and the money given to the destitute or to the poor. Tama nga naman. It makes sense. Nawala sa katinuan yung babae. Now let us apply yung pong logic, yung reasoning. Why she need to pour an expensive oil? Hindi naman hiningi ng ating Panginoon yan. Jesus never required and never demand sa babae na ibuhos niya yung oil. Kaya nga, pumasok na lang bigla ito eh. Bigla na lang ibinuhos eh. Pakakabos sa panahon ng ating Panginoon. Baka, huwag nabuhos yan, sayang yan. Sabi ng ating pong Panginoon eh. Why? Bakit mo ginawa yung gatong bagay? Pangalawa, kung apply po natin yung ating pong logic, bakit kinakala mo ibuhos lahat? Kapraso lang naman ang ibubuhos mo. Anyway, the most important is the heart. Madalas din natin madali sa giving yan. Diba? Diba? Huwag kang masyadong magbigay ng madami. Depends on your heart. Sapagkat ang sabi natin lagi, it is the heart that God really nag-enjoy sa giving po natin. Samantala itong babae ito, binuhos lahat, kapraso lang sana yung binuhos mo, ay natira, ibinenta mo, at ibinigay mo sa mahirap. It makes sense. Dalawa lang nga itong sense siguro, ibinuhos nga lahat. Ano po yung logic po? Law of common sense? More beneficiary is better than less. Ang nakinabang naman ng ating Panginoong Kristo eh. Kung binenta mo yan, ibinigay mo sa Panginoong Kristo, binigay mo sa iba, marami po ang natulungan. Ang sabi po doon, as was said in verse 9, the disciples saw no sense at all. If the perfume sold in the market, that would help a lot of poor family, but she never sell in the market. She decided na i-pour sa atin pong Panginoon. Supposed to be marami pong mga kinabang. That makes sense. Pero hindi po ginawa po ba. And lastly po, yung ating pong text. No? These three ladies, ang sabi nga natin, somehow it gave us a bad example. Yung widow po sa temple. Bakit po? Pasahin natin yung story po niya. Sa Mark 21, 12 verses 41-42, as Jesus sat facing the offering box, he watched how the crowd was dropping their money into it. Many rich people were dropping large amount. Then a destitute, a poor widow, came and dropped in two small copper coins worth about a cent. Cent lang po. Wala pong halos na value po. What is the law of reasoning? Why she need to give her remaining money?
bakit mo kailangan bigay ang pera mo? Nakita mo naman na napakadami ang naguhulog at malalaking pera pang inuhulog po. Bakit mo ibinigay yung katraso mong pera na supposed to be pwede mo pangkain? Diba? Kung nandito tayo, yung tatanungin po natin. Because that's the normal attitude we have. Because of our reasoning, because of our logic, because of our common sense. Yung tatanungin po natin. But because this lady, eh, gusto niyang isampal sa mukha natin na tayo madadamot, ganun pong ginagawa po niya. Ipinakikita po niya. Na tayo po ay nag-withdraw, tayo po ay nagiging hindi lumalabas sa ating comfort zone ng pagbibigay, yan ang ipinakikita po ng babae na ito. At ano po yan? She don't match to give to everyone would understand it if she will not give. But she hard-headed. Matigas mong ulo eh. And normally po, ito pong sa widow na ito, pag binabanggit po yan, ikinukonekta po yan sa 2 Corinthians. Yung pong, for God loves a cheerful giver. Hindi po konektado po ito. This widow, they never inform, or they never tell us, the Bible never tell us, na natuwa po, cheerful po siya. Ipinakita lamang po doon, na kung magkano natitira sa babae, at yung ang ibinigay po niya. And the reason why na nagko-contribute po sila, because in sa Israel po, may mga festivities po yan. Katulad po ng Passover, yung break of the day, yung marami po silang klase pong festivities. At ginagawa po nila, humihingi sila ng tulong para po magkaroon ng funds yung kanila pong festivity. Anong gagawin ng yung 2 mites ng balo? Samantalang napakadami na po. Kaya nga po walang reasoning eh. Ano pa po? Do it count much if she give her penny? Kapraso lang eh. Bakit pa ibibigay? Hindi naman makakatulong yan. Her cent would not help at all to contribute to the festivity. And lastly po, yung law of common sense. My life first before other. Tama po yun. Kaya nga po yung mga kapatid po natin, na nagsasabi pong they cut their pledge. They cut their offering. Nag-request po sila. Fine, I understand. Naintindihan po kayo because of this. Wala na nga tapos bibigay mo pa sa church. Diba? Itong mga taong ito, mga example na ito, ang siya pong napapahirap sa atin. Sila po ang nagiging dahilan upang tawagin po tayo na hindi po nakikiisa sa iglesia, na hindi po tumutulong sa iglesia. Common sense nga eh. Wala nga trabaho, wala nga kita. Kikunti lang yung kikitayo namin. Bakit pa ako magpapatuloy dyan? But let us reminder, ang hindi ko lang po makatch dito sa message na ito, kung bakit itong tatlong sample na ito pinarangalan ng Biblia. Hindi ko po maintindihan kung bakit every time na babasahin mo yung istorya ng tatlong pasaway na babae na ito, people keep on encouraging to give. Bakit nakapaka-positive nung response at nung epekto ng mga taong nagbabasa ng kanilang istorya? At lalong hindi ko maintindihan kung bakit sinabi ng ating Panginoon doon sa nagbuhos ng perfume na walang reasoning, walang logic, walang common sense, ang sabi niya, ang pangalan mo ay babanggitin simula sa panahon na ito hanggang katapusan ng mundo. Napakagandang pangako. At hindi ko laro din maintindihan kung bakit itong tatlong babae na ito ay pinagpala ng lubusan. Hindi kaya tayo ang bad example? Hindi kaya tayo ang sumusobra sa reasoning? Hindi kaya tayo ang nakakahiya kaysa doon sa tatlong babae nito? Madalas sabihin po natin, naintindihin ang situation po natin. We don't want to go beyond doon sa limit po natin. No? And mostly, nalidinig po natin sa mga kapwa natin mananampalataya na naiintindihan po natin ang sitwasyon po nila. Naiintindihan po natin
yung kalalagayan po nila. This is the reason why hindi natin pinipersa o hindi natin pinipilit na makatulong ang bawat sa Saint Iglesia. Because the word, we understand them. But how about these three ladies? How can we understand them? Gamitan mo man ng reasoning, gamitan mo ng logiko, gamitan mo man ng common sense, you cannot understand these three ladies. Why? Despite ng kanila pong pagiging poor, despite ng kanila pong pagiging lack in life, ibinigay po nila not some, not part, but the whole ng kanila pong possession. Maybe tayo nga malin. Maaari siguro naging masyado yung ating common sense. I've been in the service of the Lord Jesus Christ for more than 30 years. More than 30 years po ako naglilingkod sa ating pong Panginoon. But that time span, marami na po ako nakita nangyari sa iglesia. Nagkatampuhan, nagkapikunan, mayroong bagong pumapasok, mayroong pong lumalabas, nawawala. Mayroong pong hindi nakakaintindihan, misa sa ugali, at misa po sa doktrina. At ang pinaka-worst na nararasan ko bilang servant ng ating Panginoon, yung nagkaroon po ng split ng bawat iglesia. Na-split po. That's the worst thing na nakita ko po sa isang iglesia. Pero hindi pa pala yun ang pinaka-worst. Hindi pa pala yun ang pinaka-malaking problema nangyari sa iglesia. And this is the first time in my entire life of service sa ating Panginoon. First time na natinig ko po na may mga iglesia na namamatay. That is so sad. Marami po ako napapanood sa iba pong mga balita sa mga churches. Either they're planning to cut their service or to close the church. Imagine po niyo. What is the reason why of this? Alam po ng bawat isa po sa atin that we need fun. That we need money to run God's business. And because of this coronavirus, this pandemic, napakadami po ngayon ang hindi na nakakarating yung kanila pong giving sa iglesia. Hindi na po ako lalayo. Ang iglesia po ito nangangailangan po ng tulong po ninyo. This is the reason why we keep on encouraging at ibinarotat ko po ng babae na ito. Yung iba po nag-cut off nung kanila pong tulong. Why? Because they started to worry yung pong mangyayari kinabukasan. Hindi ako tutulong sapagkat I want to secure yung pong kinabukasan mo. But look at these three ladies. Hindi po nila inisip yung kanilang kinabukasan. Pwede po silang magtira. Pwede po silang magdamot. Pwede po silang mag-excuse. At maiintindihan po ng tao po yun. Pero hindi po nila ginawa. At maaari niyo ang dahilan kung bakit tatlong babae na ito. They keep on preaching, they keep on encouraging pagka po pinag-uusapan po yung giving. Napakasarap po na isipin na ito pong widow na ito, nagpunta po siya, na bagamat mahirap siya, he wants to be a part of this festivity. Even yung pinakamaliit kong pera, para pag nakita ko po yung festivity, yung festival na ginagawa po, sasabihin ko, meron akong 2 mites na ibinigay dyan. And I want to be a part of that kingdom. I want to become a part of God's kingdom. I hope na ganun din dapat mag-ugali po natin. As time goes on, pagtanda po natin, makikita po natin, GCC, I remember that time na wala na po akong pera, dumukot po akong ganyan.
one real na lang po para sa kinabukasan ko. Pero sabi ko, no, I want to become part of GCC. Here is my one real for you. I remember my life nung kami po yung mati ng JIL anniversary sa Alcobar. I have a man in my wallet. Nasa pag-pirakot na. Then suddenly, God talked to me. I mean, Lord, malaki ito. Sabi ko, bubuhos ko ba lahat ito? Pwede makalahati na lang. Muna, nagtatalo po yung aking isipan. But at the end, I decided to give it all. Without even single na riyan, kinuha ko po lahat po yan. That's it, Lord. Ito sinasabi mo. And look at God, what He want to reward us. Ang sabi ng ating Panginoon, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. And this is what happened to me and to my family. Lahat po na nagtitiwala sa ating Panginoon, if you are willing, sabi niya, willing of what? Willing kang ilabas yung boundary mo. Yung pinaka-boundary o yung limit ng giving mo. Normally, ito lang ang binibigay mo because of what happening right now. And if you are willing to go out from that boundary, ang sabi ng ating Panginoon, you will eat the good things of the land. Ang Panginoon po, hindi po siya nasira kahit kailanman sa kanyang pangako. Lagi at lagi po susundin po niya kung tayo lang po yung magiging tubig po. Maybe, ito po ang solusyon. Sa mga tao po gusto pong maranasan yung Isaiah chapter 1 verse 19. Sometimes, ang sabi po doon, sometimes we have to reject our reasoning for the sake of our church. Kinakailangan naman, sobra tayo sa reasoning. Sobra ka na sa katwiran. Kaya hindi tayo makatulong sa church. Or maybe, sometimes we have to forget our logic in order to understand the needs of the church. Baka naman pipeteng kalimutan natin yung Latin logiko para makatulong tayo sa church, katulad ng ginawa ng tatlong babae. And lastly po, and common sense is not always correct that rely our decision. We must use our sixth sense. And what is our sixth sense? We have to use our faith. Pag dumarating ka na sa common sense at ginagamit mo na, then as your faith, yun ang pinakamataas na standard po ng ating pong Panginoon. Ano po ang challenge po dito? Ang challenge po sa bawat isa po sa atin, marami ang maaari magsalita sa akin o magsabi na, Kuya, kaya hindi mo na kaya mo sinasabi, hindi mo kasi nararanasan namin. Meron kayong mga stable na trabaho, sumisweldo kayo, samantalang kami ay kulang-kulang ang nangyayari sa amin. Kulang yung trabaho, kulang ang sweldo, kaya wala kang karapatang magsalita sa amin ng ganyan sapagkat hindi ikaw ang nasa kalagayan po namin. Tama po kayo. Tama po kayo. Wala po ako sa kalagayan ninyo. And even some leaders dito, wala po sa kalagayan po ninyo. Patuha if yung tatlong babae ang magsalita sa inyo at sabihin na wala po kayo sa kalalagayan po namin, what will you answer? Diba? It's a matter of being in that situation. At hindi pwede natin katirin po yun. Yung tatlong babae po na binanggit po natin, hindi po sila humingi ng situations. Hindi po sila humingi po ng sasabihin po kung ano sasabihin po natin. The most important thing in our life, sa ating po mga tinawag natin Panginoon, is how much you love God. That will determine your actions. Reasoning sometimes will destroy your love with God. Logic, definitely, marami pong atwira po yan. Kaya nga, nagpapatunay lamang na kung gaano mo kamahalang ating Panginoon, that you are willing to sacrifice and to give those things na hindi mo naman binibigay dati. Baka yun po ang kinakailangan natin ngayon. This message is not
nanghihipon ng arms ng limos para po sa ating pong Panginoon. Para po sa iglesyang ito. Never na kami po'y manghihingi ng limos in order to run this church. Because this church does not belong to us. Hindi man po amin po ito. This belong to the Lord Jesus Christ. It belong to God. No? Kaya lang po, ang lagi namin pinamamanik sa inyo at sa ibang churches po sa buong mundo, na tayo mga tinawag ng Lord, tayo rin po dapat magtulong-tulong. Kaya nga naging part tayo ng Body of Christ, this GCC, sapagkat tayo mismo ang dapat magtulong-tulong. Ako po personally, I'll take this opportunity na pasalamatan po yung mga kapatiran po na despite of their lacking in money, they decided to continue the support sa iglesia nito. Saludo po ako sa inyo. At hindi ko po babanggitin na pangalan because I don't want to give the glory sa bawat sa po sa inyo because hindi po ako ang marapat na magbalik ng glory sa inyo. Let God na ibalik niya yung glory na ipinagkaloob po sa atin. Continue be supportive in this church. Anyway, what we are doing sa iglesia po ito, we are doing with the Lord. Hindi po natin ginagawa ito para sa tao, para masayahin yung ating pastor, makontento po siya. No. Gawin po natin ito katulad ng ginawa po ng bawat kapatiran. Despite na hindi po sila nakakasama po nito, you know what they did? They asked somebody here sa mansion para pumunta sa bahay nila to collect. Yun po pananalapin na yan. At napakasarap po. Napakasarap na malaman po na may mga kapatiran po tumugon. The question is, how about you? Now, if you don't really support financially, yung pong presence po ninyo. No, it's so sad to know also, I'll take also this opportunity. We open up ito pong simbahan na ito para makasama po namin. Yung iba pong churches, they don't open up. Still they are online at iba po hindi po pinaatin. But the moment that we decided, the leadership, na i-open up to, bagamat medyo may pagka-risky po, we expect something na katulad po nun, yung sacrificial na ginawa po nila. No? At kung kakatuwiran po ng bawat sa po sa atin, we're just taking care of ourselves kasi wala pa yung gamot sa COVID-19 eh. No? At maaaring pagpunta namin dyan, baka magkaroon kami ng problema sa COVID-19. How about us? Robot ba kami para hindi tamaan ng COVID-19? We are also in danger by accepting other brethren galing sa labas. But we decided it because alam namin na yun yung makapagbibigay ng katuwaan sa inyo at katuwaan sa amin. And yet, most or more or other people, they decided, no. It's so sad. Salaminin po natin yung tatlong babae na bigay for example. Baka po yung ginagamit natin ang common sense, nakala natin tama tayo. Tayo pala ang nagiging magandang example. Sila pala ang tamang example. Pinamamanik ko po ulan natin na tayo po is part of this church. Let us continue supporting each other. Kami po ay nakikipag-usap sa inyo bilang isang kapatid sa pananampalataya na wala po tayo dapat asahang tumulong labas ng ating pong iglesia. Tayo po mismo rito ang magtulungan. And I do believe, katulad na bilanggit po natin, if you are willing and obedient, willing and obedient to go out sa iyong pong comfort zone, not only for your life, also for your giving, definitely, sabi ng ating Panginoon, you will eat the fruit of this land. And God never, never break His promise to each every one of us. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa panawagan mo sa bawat sa po sa amin. Tunay nga, nakatulad na sinabi po namin, you have to break our mentality. That's the only reason upang yung mga bagay na biyan sa mga ginagawa po namin, they call it sacrificial offering sa Lord, magawa po ng bawat sa po sa amin. I'm not saying it's so easy to do that to Lord. Magagawa namin niya kung kayo mismo ang kikilos sa bawat buhay po namin. Kaya nga Panginoon, yung aming pong nakalakihan ng mga pag-iisip, yung mga logic na ginagamit po namin, yung mga reasoning, even yung mga common sense po namin, Lord, break it. Break it so that we can be a part of your church, so Lord God. Where we will give not because yung pinangako mong the blessings, but we will give
because we want to be part ng iyo pong business dito po sa lupa, Lord God. Salamat po sa lahat po ng nakapakinig at nananampalataya kami na ang buhay, ang salita po niya ay buhay, that it will give us a new hope sa bawat puso po namin, and we will act, O Lord, accordingly sa lahat po na napakinggan po namin, Father God. Kaya mo, biyaan mo, Father God, na sa oras na ito, ibalik po namin yung aming pagsamba, yung papuri, pagluwalhati na marapat lamang po sa iyo. Tadalangin namin sa pangalan po ng Panginoong sa Kristo. Amen. God bless po sa bawat sa.